Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Kumusta na po ang ating umaga at sana ay nakapagkape na tayo upang mainitan po ang ating mga tiyan. At kung bukas na po at handa na po ang ating mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng mga Galatians, no? Book of Galatians, chapter 5. Verses 16 hanggang 26. Galatians 5:16 hanggang 26. Ito po ang pagkasalin sa ating wika, ang Espiritu Santo at kalakasan ng tao. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tinatawag sa ating topic na to-be list. Marami tayong sinusulat sa ating to-do list, di po ba? Ano ang gagawin natin? Pero ito po naisip ko, wala po tayo siguro naisulat pa patungkol sa ating to-be list. Ano ba yung gusto nating magiging, no? Maraming panahon tayong nagsusulat, ito yung gagawin ko, ganito, ganyan. Pero minsan, nakakalimutan natin magsulat kung ano ang gusto nating maging, no? Siguro sa maliliit pa tayo, gusto nating maging sundalo, maging doktor, maging teacher, lahat ng mga bagay na ito. Pero sa umagang ito ay kakaiba po ang gustong iparating ng Diyos sa atin. Ang gusto niya po ay tayo po ay maging puspos ng banal na kanyang Espiritu. Kasi po, may mga panahon po na ang ating pamumuhay ay hindi po naaayon sa kalooban ni Kristo. Hindi po dahil sa tayo ay ganon, kundi hindi tayo napuspos ng, dahil sa hindi tayo napuspos ng Espiritu, mas madali pong gumawa ng mga bagay na hindi nakalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya sinabi po ng Biblia na ang Espiritu ay contradictory po yan sa gusto ng laman. Ang gusto ng Espiritu, manalangin. Gusto ng laman, matulog. Gusto ng Espiritu, pupunta ng simbahan. Gusto ng laman, pupuntang mall. Gusto ng Espiritu, mag-fasting. Gusto ng laman, kumain. Contradictory po ang dalawang yan. Kaya mayroon pong nangyayaring battle, away sa loob po natin. Ito po yung away sa laman at sa Espiritu. Kaya po napakahalaga na magkaroon tayo ng banal na Espiritu. Bakit? Yan po ay magbibigay ng bunga sa atin tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, lahat ng mga bagay po na nabanggit natin. Kaya sinabi sa atin na
Huwag tayong magpakaalipin sa pita ng laman, the lust of the flesh. Bakit po? Kung tayo po ay governed na ng Spirit ng Panginoon, if we are governed by the Spirit of God, we can resist the temptation of the flesh, the lust of the flesh. Bakit po? Because it's the Spirit of God dwelling in us, giving us the resistance, giving us the courage, giving us the fire to face the lust of the flesh and say no to any temptation of the flesh. Bakit? Hindi yun dahil malakas tayo, but it's because of the Spirit of God that is in us. Kaya dapat ating tandaan, mga kapatid, we have to be filled with the Spirit of God in order for us to tempt any temptation that we are facing. I hope that this will be part of our to-be list, to be filled with His Spirit. Yun po sana yung magandang listahan na dapat idagdag natin sa ating gusto, mga kapatid, na mangyari sa buhay natin. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG, para po sa ating biblical truth, no? Meron akong ilang bagay dito na isinulat. Sabi ko dito, to be like Christ should be our number one in the list. This is the true measurement of success for me. Minsan, gusto nating maging sundalo. Yun nga, sinabi ko kanina. But what should be our number one to be in the list? Sinabi ko dito, to be like Christ. Napakaganda po na maging tulad tayo ni Kristo. Maging kawangis ni Kristo. Sa salita, sa gawa, sa puso, sa pamumuhay. And I will tell you, if we have the heart of Christ, hindi po mahirap umibig. If we have the mind of Christ, hindi po malabo na malaman kung ano ang priority sa buhay. Bakit po? Because we know and we understand and we have the mind of Christ. We are like Christ. We have written a lot of things in our to-do list, but we forgot to write something in our to-be list, no? Oo, marami tayong sinusulat, hindi po malabo yan. For example, every morning nagsusulat ako, I want to go to certain area, no? Photocopy 3 pieces of these materials. Another is pay my bills. Siguro hindi ko alam kung ano yung nasa list niyo. Siguro first is maglaba. Pangalawa is linisin ang kusina. Pangatlo yung mga bagay na yan, yung to-do list natin. But do we write anything in our to-be list? Ano pong ibig kong sabihin? Ay ganito po, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mong marating sa buhay? Hindi po kasalanan na magsulat ng to-be list. Pero sana po sa ating to-be list, nangunguna is to be like Christ. Add something to your list that will contribute to your to be. Add something to your to-do list that will contribute to your to-be list. No? May mga bagay tayong gagawin in order for us to be something or to be someone. Sabi ni Albert Einstein, sabi niya, try not to become a man of success, but rather a man, or rather become a man of value. Hindi naman ibig siguro sabihin ni Albert Einstein na kasalanan maging successful because he himself is a successful man. But are we valuable enough in our community? For me, I want to become valuable. Gusto kong meron akong value sa harap ng maraming tao. So that's one of my list. Tama po ba? No? Not just to be a successful person. That's one of my list. No? To become valuable. To be valuable in our community. Kung tatanungin niyo po ako ano ang list ko dito, meron po ako dito. To be a multi-millionaire. To be a successful pastor. To be a great speaker or lecturer. To be a good teacher. To become a man of value. Pero, sa lahat-lahat, ito po yung sinulat ko. But the greatest of all is to be like Christ. Paano mangyari yan? I have to be filled with His Spirit every day in order for me to live like Christ. My dear brothers and sisters in Christ, I want to challenge you to live a life to be like Christ. Maraming marami ka sa listahan mo.
marami kang sinulat na gusto mong maging, siguro maging multimillionaire, or maging magaling na mananahi, magaling na magulang, magaling na, marami tayo gusto isulat. But for me personally, the number one on my list should be, sinabi ko mong it should be because it's imperative for myself, is to be like Christ. Remember this, it's not what you do, but who you are the most important. It's not what you do, but it's who you become or who you are that is more important. God bless, at sana nakuha natin ang mensahe sa umagang ito. Add something in your to-do list that will contribute to your to-be list. God bless po.